Dahil may mga bago po, ituturo ko po muna kung paano gawin ang ating company motto. Pag sinabi ko pong ready position please, sagot po tayo ng sabay-sabay na yap. At pag sinabi kong company motto go, sabay-sabay nating i-recite ang ating company motto. Cherish the spirit, create the vision. Sa salitang vision, itataas natin ang ating kamay. Then follow the faith, serve in humility. Sa word na humility, itataas ulit natin yung kamay natin. Then sa tatlong aja, tatlong pagtaas din po ng ating kamay. Ngayon po, is i-recite na po natin ang ating company motto ng sabay-sabay. Ready position please. Yep. Company motto go. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Aja. Thank you everyone. Pakimute na po yung inyong mga mic. And bago po tayo mag-start, binibigyan ko po muna kayo ng 2 minutes to share yung link sa ating mga group chat, sa inyong social media account para mapanood po nila yung ating topic for today. And ako po pala si Diamond Master Julianes Balye, your center head from Aryul Marikina Aja Aja Center. At ako po yung MC new for today. Bago ko po tawagin ang ating speaker, pakishare po muna ang ating link sa inyong mga group chat, sa inyong mga messengers, and sa inyong mga partners. Ayan, naisanda po natin ang link sa ating mga partners, kaya hindi ko na po patatagalin. Ang ating speaker for today ay isa sa mga masisipag na leader ng Atomy Philippines. Isa rin po siyang center head na nagmamanage po ng kanyang center sa Marikina, sa Concepcion Marikina Center. At isa na po siyang Diamond Master. Dati po siyang businessman, ang kanilang business dati before po ng Ondoy. Kung alam niyo po yung Ondoy na Bagyo dati is meron po silang sapatusan. Pero dahil nawala po yung sapatusan, kaya pumasok po siya sa iba't ibang mga networking company. Pero hindi po siya nag-succeed sa mga networking na yon. At dumating po si Atomy. Kaya pinili niya na po yung Atomy business. And ngayon, isa na rin po siya sa mga kumikita dito sa Atomy Philippines. Kaya hindi ko na po patatagalin. Pinapasok ko po ang screen sa ating VIP speaker for today. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan. Diamond Master Jose Borbe. Hello. Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Julie. Nagpapasalamat ako at ako'y naimbitahan ni Ma'am Julie para mag-talk sa inyo, no, sa Aryul Marikina. So we belong to one place, Marikina, Concepcion Marikina Center po yung sa akin. Dito po ako located sa ano, sa Di Mariano, going ng San Mateo. So thank you, Ma'am Julie, for the invitation. At of course, si Ma'am Lizelle. Hello, Ma'am Lizelle. Good morning. Thank you very much. At ako'y nandito ngayon sa inyong ano, grupo, no, para mag-share ng aking ano, lecture. Privilege ko yan na ako'y isang naimbitahan dito. So, bear with me po, no? Kung ano po yung may discuss ko this morning. At ako'y naman, nakita ko naman to na nung ginawa ko itong Atomy business na to, ito yung importanteng gagawin natin, eh. Supposedly na ginagawa talaga natin. Now, yung sa introduction ko kanina, share ko lang din, ano? Tama yun, yung sinabi ni Ma'am Julie, no? Na yung meron kaming business before and then na nalugi, madaling salita, nalugi. So siyempre kailangan mo maghanap na ibang mapagkakakitaan. So until
napunta nga ako sa ganitong industriya sa MLM. So, ito, nandito na tayo ngayon. At atomi tayo lahat. At gusto ko lang po ipaabot sa bawat isa ng talaga. We are all lucky. Very fortunate po tayo at nakita po natin itong Atomy, no? Atomy business. So, una sa lahat po, siguro palakpakan natin yung ating mga sarili, no? At nandito tayo ngayon sa Atomy business. So, yun po, ako po ay, graduate po ako ng 4-year course, pero hindi ko po na-practice yung aking course right after ng graduation. Napunta agad ako sa sales. So, mahabang istorya yan. Until eto na nga, nandito na tayo sa Atomy. Pero bago ko pa man makita itong Atomy business na to, marami pa ako napuntahan mga the same MLM company. Pero na-compare ko siya kung ano yung kaibahan ng nitong Atomy business natin compared to sa mga ibang napuntahan kong mga networking company. Pero ang isang reason din kung bakit nandito ako sa ganitong industry is because sa aking may bahay, sa aking asawa. No? Actually, mahabang story din yan kung bakit ako nasa ganitong industriya. Kasi nga si Mrs. nagkaroon siya ng problem sa health. So, naghanap talaga ako ng mga magagandang product sa industriya. No? Pwede niya, no? Gamitin niya. Until, ito na nga, again, naandito na ako sa Atomy. Pero ang mas lalo pang nagpatibay sa akin dito, kung bakit i-minork out ko din itong Atomy is because yung herbal shampoo. Siguro naman, kung mapupunan ninyo si screen, medyo manipis na yung buho ko, no? Pero kasi siguro, kung hindi ako gumamit ng herbal shampoo, baka pare-pareho na kami ng mga kapatid ko. O, lima kaming lalaki na nasa gitna. May dalawang babae sa unahan, panganay. May dalawang babae sa ulihan. Konti lang naman kami, siyam lang. Siyam lang kami. Doon sa limang lalaki, ako yung panggitna. So, yung dalawang naunang lalaki, medyo talagang kalbo na rin. Yung sumunod sa akin, kalbo na rin. Meaning to say, kung hindi ko siguro nagamit yung shampoo, baka pare-pareho na kami. Na-delay lang. Kung nasa jeans man ito, no, na-delay lang siguro. So much for the introduction siguro, no? Let's proceed dun sa ating topic. I-share ko lang yung actually kasi ito, kung bakit siya naisipan na ito yung lecture ko this morning. Kasi mukhang maraming naka-encounter kasi ako ng mga different, Dito kasi po, actually, makaka-encounter talaga tayo ng iba't ibang tao. So, iba't ibang tao, iba't ibang ugali, at iba't iba kung paano nila pakikitunguhan yung bawat isa. So, pero yan, nakita na rin ng ating CEO yan before. Kaya nga, naglagay na sa lahat ng parang guide natin para sundin. So, i-share ko lang dito sa screen, no, itong ating pag-uusapan this morning. Ayan. Palagay ko, familiar naman kayo na lahat dito, di ba? Ayan. So, motto ng Atomy. Pero ito kasi, karamihan sa mga member na siguro, o yung mga dati ng member, o mga naunang member na, at yung ginagawa yung ganitong negosyo, sometimes kasi, sabi ko nga, iba-ibang ugali, no? Kaya ito yung nakita ko na pwede kong i-lecture para bigyan natin ng kalinawan yung iba nating mga kasamahan na medyo na minsan naliligaw na rin ng landas. Sabihin natin medyo, pero wala kasi tayong control with regard sa pagkakandak ng business na to. Pero meron tayong mga guide. Pero hindi natin sila pwedeng impluwensyahan, na pwedeng pwersahin na gawin to ayon sa ating kagustuhan. Pero meron tayong mga guide na dapat yun yung sinusundan natin. Kung kaya ginawa ka ni CEO itong ating motto,
Yung cherish the spirit made the vision father of faith and serve in humility. So lahat ng pag-uusapan natin is only boils down to this ano topic, no? So nakikita natin yan, no? Itong cherish the spirit na yan. So isa-isahin natin to, himay-himayin natin. Sabi dyan, cherish the spirit, people are the most precious beings. We were created in God's image and should never be used as means to an end. We should always be considered valuable. So, cherishing the spirit. And then ano yan eh, binigay na ni CEO lahat ng dapat natin gawin dito. Unang-una, yung pag-i-establish yan ang company natin, karamihan naman siguro dito, member na tayo lahat. No? Walang bago. So lahat dito ay member na. So alam na natin about this company. Pero again, this is part ng cherishing the spirit. No? Yung tao, yung tayo, yung distributor, yung customer. So sabi yan, established in June 1, 2009. Atomy is a network marketing company that conducts direct sales in 23 different regions, including South Korea. We are growing at a rapid pace by implementing a consumer-oriented strategy that adheres to the principles of absolute quality, absolute price, established by our founding chairman, Hank Park. We are also solidifying the foundation for sustainable growth by focusing on our forward-thinking goal of, isang sabi oh, balik ka lang, customer success. So, sino ba yung mga customer na yan? Sino ba yan? Tayo din yung mga member. So, talagang ibinigay sa atin lahat ng CEO yan. Truly enough na talagang sine-cherish niya yung bawat member, bawat customer, no? And fostering three key corporate cultures, observing principles, growing together. So dapat to, hindi lang yung grupo natin, kasi meron din ng mga ibang grupo, so makikipag-salamuha din tayo sa kalila. So dapat, hindi natin yan, ano, hindi natin pinapagwalang bahala yung pakikipagtungo sa iba. Even cross-line natin yan, or even taga ibang lugar yan. So, ito po yun, no? So, growing together and sharing. Kaya may sharing. So, i-share natin sa iba natin mga kasalamuha. Actually, dito sa center ko, marami po dito na affiliated din. So, again, kapag affiliated, since affiliated sila, yung rules o yung ano, hindi nila talagang alam pa, iba yung rules sa kanila, iba din yung rules dito. At kung may rules ako dito, iba rin yung rules nila doon sa ibang center. Kaya nga, ang coordination nito is from center to center. Center head to center head. No? So anyway, let's continue. In 2021, Atomy annual revenue was $1.84 billion, and our global members reached 16 million. Imagine, ilang taong pa lang tayo going 13 years. And yet, ang membership natin ay 16 million na. So, Atomy uses as a consumer-oriented network marketing strategy. We select favorable products that are higher in quality and more reasonable prices and sell them through distribution channels that can compete with department stores, discount stores, home shopping networks, and online shopping. In other words, we find products that are more competitive in quality and price than similar products distributed through other channels for our customer benefits. Through this strategy, we promise to achieve our ultimate goal of surpassing customer satisfaction to customer success. Ibig sabihin talagang cherishing the spirit. Actually nga, kinreate niya itong website na ito, no? Para sa paggamit natin. Imagine mo, joining Atomy without you paying anything. So, masasabi natin na hindi talaga pera-pera lang. No? Hindi pera-pera,
Ang atong may kasi marami sinasabi, may narinig pa ako iba na pera-pera lang daw. Actually, iba nga member na nga eh. Kaya lang, those members are inactive na. Inactive na, wala na sa Atomy, pero may sinasabi sila. So, talagang hindi sila magtutuloy kasi because of those. Marami yan, makaka-encounter tayo ng mga ganyan tao. So, ginawa niya itong website na ito para sa atin gamit. Imagine mo lahat na halos niya, nilagay niya. So, it comes to sa health, sa beauty, personal, home, food. Nilagay na niya dyan. So, all we have to do is tangkilikin lang natin doon. Mag-ship lang tayo ng mga gamit natin sa bahay. Ayun lang ang gagawin natin. So, actually, meron pa tayo yung mobile apps. Yung mobile apps na binigay ni CEO. So, gamitin lang natin yan, yung mobile apps na yun. Actually, kahit lumabas ka, kahit saan ka pumunta, meron ka lang mobile app, may business ka na. Dala mo lang cellphone mo, may business ka na. Diba? So, that's ano, yung cherishing the spirit ni CEO na binigay sa atin. Now, we have this, yung create the vision. Create the vision, the most accurate way to predict the future is to plan for it ourselves. So, kailangan natin magplano para sa hinaharap, no? So, we have to create our vision. We must take this initiative in our own thinking so that we may be in charge of our own future. So, yan nga, pag sinabi mong create the vision, saan ba nag-uumpisa yan? Diba? Sa isip lang. Actually, nangyari yung Atomy because of this create the vision ng ating CEO. Way back, 13 years ago, iniisip niya lang to na ano, na magbibigay nga siya ng mga awards, na magkakaroon siya ng reward, ng rewarding ng kotse, mga luxury cars. Kikita ka o bonus mo lang is 1 billion kasi sa Korean, 1 billion. Sa US dollar, $1 million. So, ibig sabihin, kung i-convert mo yan sa peso, that's 50 million kung 50 yung palitan. Imagine, yun yung ano, yung vision niya before. At talaga naman nangyari. Nangyayari ngayon. So, sa atin, ipipicture lang natin sa mind natin yan. Yung mag-create tayo ng vision. Actually, para mag-manifest yan sa outside world, no? Hindi lang dito sa isip. Gagawa tayo ng ating dream board. So, lahat tayo, pwede tayong gumawa ng dream board, kung ano may nasa isip natin, yung binibisyon natin, ilagay natin dyan sa dream board natin. Pero hindi pa siya sapat. Hindi pa sapat yun. Inisip mo, nilagay mo sa dream board. So, kailangan, meron ka rin gagawing action dyan. So, paano mo naman gagawin yung action doon sa para mag-manifest sa buhay natin yung kung ano man yung kinreate natin sa vision natin. So, andyan yung sinatawag ng life scenario booklet. Sa life scenario booklet, yung mga goals natin pwede natin ilagay dito. So, actually, ito medyo malabo yun ako akong picture. Pero lahat yan, pwede natin ilagay yung ating mga vision na yan, yung ating mga goal, diyan sa ating life scenario booklet. Now, when it comes to goals, pwede ka naman mag-set ng let's say, di ba, meron tayong tinatawag na short-term goal, meron tayo mid-term goal, meron tayo long-term goal. So, usually ang short-term, nag-ano lang yan from mga 6 months to 1 year, mga short-term goal natin. Pwede nating i-set yan, halimbawa. Mag-ano ka lang, yung gusto mong bayaran yung credit card mo, o kaya yung loan mo, o kaya pwede kang ng mga appliances, home appliances, in 6 to 1 year, yan yung mga short-term goal na pwede mong ilagay dyan sa ating life scenario booklet. Pwede yun. And then, yung mid-term. Halimbawa, mid-term, 1 year, 2, 3 years yan. Pwede ka nga dyan. Halimbawa, after mga 1 year, 2 years, pwede ka nang, kung ginagawa mo itong business na ito at makikita ka na, pwede ka nang mag-goal ng mid-term goal na, let's say,
Bili ka man lang, kahit man lang second hand. Second hand lang muna na sasakyan. Kasi ang sasakyan, importante ngayon sa ating, ano, sa ating negosyo. Kasi kahit saan ka pumupunta, maging convenient yung iyong travel. No? Ang problem lang ngayon kasi, kung may sasakyan ka, pag wala kang garahe, parang hindi ata ano, na bumili ka rin ng sasakyan. So ngayon, actually ako, nag-ano muna ako. Taga muna ako sa palit-palit ng driver. Kada punta ko ng PUC, iba-iba yung driver ko eh. Wala kasi akong garahe, maliit lang yung garahe. Kaya doon muna ako sa iba't ibang driver. Grab. Gagrab muna ako, grab. Ayan, no? So, ito yan, yung short-term goal, no? Ayun nga, sinabi natin na ano, mga 12 months, no? Sabi, a short-term goal is an outcome you want to achieve in 12 months or less. A short-term goal is easier to accomplish than a long-term goal because it focuses on the immediate future. A short-term goal can be accomplished with simple milestones broken down into pwede ngayon yung goals mo, iset mo muna ng daily. No? Daily goals. O kaya, weekly goals. Daily. Ano ba yung daily goals mo? Let's say, i-goal mo na everyday, at least meron kang isang recruit o meron kang isang na refer sa system. Diba? Pwede yan. Pag kaya mong tatlo, pwede mo gawin tatlo. Daily. So, weekly goals. Halimbawa, let's say, kung dito ka na sa atomin ng mga 6 months, pwede mong i-goal yung every week. At least, mag-pair ka na. At least once every week. And then eventually, magiging twice yan every week. Pag naging tatlo na yan, ba, medyo talaga maganda-gandang income na yan. 3 a week pair, maganda-gandang income yan. Eh, how much more? Kung 3 a week mo, nagpe-pair ka pa ng 700 per pair, di mas maganda na yan, di ba? So, it's up to you kung paano mo ngayon gagawin yung goals na yan. Ikaw magsiset niyan. So, gawin lang natin yan. Meron na tayong ganito mga dapat nating sundin, no? O dapat nating gawin para mag-manifest sa atin yung ating vision, para mag-manifest sa buhay natin kung ano man yung kinreate natin dito sa ating mind. So, merong step o steps para gawin to. No? So, and then, panghawakan natin to. Follow the faith. Sabi dyan, it is not difficult to have faith in the things that visible, but the faith we pursue is believing. Believing in things we cannot see. This genuine faith is an unseen vision, has the power to inspire action toward desirable future. So follow the faith. Kasi kung hindi naman pinanghawakan to ni CEO, eh, nasan kaya tayo ngayon, di ba? Sinunod niya lang kung ano yung na-vision niya, na-create niya sa mind niya. Talagang pinanghawakan niya lang yun despite na maraming mga, di ba? So, umpisa, talagang maraming hindi maniniwala sa kanya. Maraming actually nga sa kamag-anak mo pa nga, so umpisa kamag-anak mo talaga yung na parang kumukontra. Pero actually, ang gusto lang nilang paabot sa'yo doon is yung concern lang sila sa'yo. Pero, once na meron na silang makita, yun na, it follows. Lahat yan, makukuha mo na. O mapapajoin mo na sila dito sa ating business. Kasi nga, meron ng example. O meron ng nakikita sa'yo. May resulta na nakikita sa'yo. Ano? So, yan, oh. Imaginin mo, yan, katulad yan, oh. Nasa top 10 yung ating Atomy business, no? Nasa top 10 na sa direct selling and news, no? Samantalang before, nasa pangilan pa tayo na, nalim pa, layo-layo pa. But now, itong 2021 lang, nakapasok na tayo sa top 10. So nasa 1.83 billion. Actually, yung parang sa kahulihan naman, umabot pa yun ng 2.2. So, meaning to say, for the next year or another year,
hindi na yan top 10, nasa somewhere in top 9, top 8 na tayo niyan. Ganon kabilis kasi, kitang-kita mo yung trending ng paglaki ng ano. O mabilis na pag-akyat ng Atomy, no? When it comes to ranking diyan sa ating direct selling ano, association of direct selling news. Nakikita yan eh. Buong mundo, kitang-kita yan eh. May record talaga yan. Na ano, pero pag mag-create, maghanap ka niya sa ibang ano, website na top ano, hindi mo nakikita yan eh. Pero eto, dito yung ano talaga sa direct selling news. Yan, legitimate talaga yan, nakikita dyan. Pinapakita nila kung sino-sino yung mga company na nasa top 10. Actually, oh, Tupperware na nasa 11, na overtake na nila Atomy. Samantalang, kailan pa ba yung Tupperware? 1949 pa ata yan. O, di ilang taon na yung Tupperware. And yet, tayo, 13 years, o going 13 years, nakapasok na yung company natin sa top 10. Ibig sabihin, yung track record ng Atomy, from the very start, hindi siya bumababa continuously, pataas na pataas, pakit ang paakyat, until such time, naandun na tayo sa ano, nasa rank number 1 na tayo. Imagine mo yan. Palakpakan natin yung Atomy, no? Grabe yung ating, ano, grabe yung ginagawa ng ating chairman, CEO, na talagang lahat ng habang binibigay niya yung convenience sa ating mga member distributor, pero yung balik nun, di ba, kitang-kita mo naman yung ano, yung pagtaas niya eh. Kasi the more na nagbibigay ka, mabilis yung ano, mabilis yung pasok din sa iyo yung balik. Imagine mo, di ba, doon na lang sa mga eh, doon na lang tayo, real talk tayo, di ba? Doon na lang sa mga product. Sa mga product, kapag nag-upgrade in other company, pag nag-upgrade sila, apektado ang mga distributor noon. Ibig sabihin, upgraded din yung price. Upgraded din yung kanilang sa marketing plan na whatever. Pero sa atin, continuously nag-upgrade yung ating company. And still, walang ano, di ba? Walang in-impose na upgrade din when it comes to kung na, meron man siguro ano, napakaliit lang. Parang meron ako na isang product din na nakita. Nag-upgrade siya. Pero parang napakaliit lang. Parang 20 pesos. So ano lang yung pinatong nila. Pero karamihan ng ano, wala talaga eh. Wala silang binibigay na ano na o parang hinihinging kapalit doon sa kanilang pag-upgrade. Kasi nga, established na yung company. At ibinibigay niya talaga sa mga bawat distributor yung ano man yung dapat niyang gawin sa company. So we are all very, very talaga lucky and fortunate na naandito tayo sa Atomy. Kaya talagang sa akin lang, ano man mangyari talaga na ano, tuloy-tuloy talaga ako dito eh. Kasi ang gagawin mo dito sa Atomy, ang titingnan mo talaga yung from sa'yo, down the line, kasi ang titignan mo lang yan, left and right group mo yun. Now, yung mga tao mo dyan sa ilalim, kailangan din nilang tingnan yung left and right group nila. Other than that, wala ka ng ibang ano eh, alagaan mo lang talaga yung nasa baba mo. May negosyo ka talaga dito sa Atomy. Continuously ah, meron at meron, hindi ka talaga mawawalan. Ituloy-tuloy mo lang to, huwag ka lang mag-quit. Kasi marami yung iba natin nagpapahinga para napapasarap patang magpahinga eh. Ang tagal bumalik eh, no? Ang tagal bumalik, tapos na nga yung ano eh. Ano na nga, open na nga, face-to-face na nga eh. Hindi pa umaatin dun sa invitation ng Atomy na dun sa ating PUC. O konti pa lang din yung umaatin dun. Actually, dito nga eh. Ang umaten lang dito sa akin, no? Nagtawag ako ng ano, kahapon. Kala ko nga, dalawa lang kami ni Mrs. eh. Pero may dumating na dalawa, so apat na kami. Apat kaming nanood doon sa English, Global English ano, Seminar. Pero, wala akong ano doon. Wala akong, hindi mo naman ano yun eh. Hindi mo siya, hindi mo yung control. Pero ang unang-unang magbe-benefit yun, ikaw naman. So kung sila, halimbawa, hindi sila dumating, sila naman yung apektado doon. Diba? Hindi sila matututo. Wala silang madadagdag na kaalaman sa kanilang
pag ano dito sa paggawa nila dito sa business ng Adoni. Kasi nga lahat na halos na nga binigay na nga itong mga trainings na to, yung ODA, Success Academy, Center Training, Global Seminars, Workshop, etc. Ibinigay na yan ng Atomy, ang gagawin na lang natin, maging present and active tayo dito sa mga activities na to. Otherwise, kung hindi mo yan gagawin, talagang yung knowledge na ma-absorb mo, limited. Ang sabi nga kasi, pagka paulit-ulit mong ginagawa, doon pala nag-register yun sa isip mo at least 10 times, much better kung 20 times or more. Kaya nga, huwag ka lang magsasawa kasi iba nagsasawa, sabi nila, ay, alam ko na yan, ay, ano ko na yan. Pero, tingnan mo kung ano yung nangyayari sa kanila, yung ano ba yung nade-develop sa kanila. Diba, dapat magre-reflect yun doon sa iyo sa ano mo na lang, isa. Sa kumbaga yung aura mo na lang, yung presentation mo na lang, o what, yung alba kasi ang tayo, since ang tao kasi is made of actually energy, na de-discern mo yan eh, kung yung taong kaharap mo eh, ito ba ay ano, okay ba tong taong to, kasi energy yan, nakikita yan sa aura mo, sa the way you talk, sa the way you move. Energy. Kaya nga yung isang downline ko, Summer in Luzon, unang-unang ano pa lang daw, unang-unang harap pa lang niya sa tao, parang hindi na maganda yung dating sa kanya ng ano. Kasi nga, nade-discern yan eh, yung energy. So dapat, kailangan, alam natin gawin yung negosyo. Paano mo malalaman gawin yung negosyo? Mag-input ka ng maraming knowledge every day. Ay, sasabi nga, yung 8 core list. Gawin lang natin kasi yung 8 core list. Ang 8 core list kasi, ayan yung action doon sa 8 steps to success. Yung application niya ng 8 steps to success is yung 8 core list. Gawin mo lang yung 8 core list, nagagawa mo yung 8 steps to success. So eventually, yeah, magmamanifest yan sa atin, no? So, moving forward, para naparami ako ng ano doon. Serve in humility. So, humility is the most valuable virtue. Natapan. Our thoughts should reach to the sky, but our feet should remain on the ground. If we can remain humble, even after achieving our goals, we will earn the respect of others. So, ito yung ano, ito yung sinasabi natin na kailangan, ano ka lang, humble ka lang habang ginagawa mo itong ano, atong may business. Makipag-serve in humility nga eh. Actually, ewan ko kung maniwala man kayo sa hindi. Meron kasi, may mga affiliate kasi sa akin dito na kahit sabihin mo, ang oras ng iyong office hours is 10 to 5 p.m. Alas 7 pa lang ng umaga, tumatawag na. Sir, may order akong ganito, ganyan. Kailangan ko na ngayon. Kailangan ko na. Eh, alam nga namang, pagalitan ko yun ng ano. Actually, kasarapan pa ng tulog. Late ang tulog ko nun. So, yung mga ganong oras, 7, medyo naglilimlim pa ako niya sa umaga. No, totoo lang. Pero, since kailangan niya, kailangan kong ibigay yung ano niya, pangangailangan niya. Although, nasabihin mo rin yung ano, sabi ko, ma'am, parang napaaga ata yung tawag mo, ma'am. Parang, imbis na pagalitan ko siya, yun ano ko lang, na-remind siya na gano'n. Ibig sabihin, hindi mo rin pwedeng ibalik kung ano man yung nagkamali siya o hindi niya alam na gano'n na na-commit niya yung gano'ng mistake. Pero, sabi nga, serve in humility. Ito pang cute. Okay lang, pick opinion niya kagad eh. Kaya kailangan mapadala mo kagad yung ano. Eh, nung kine-check ko naman yung ano, hindi pa pala affiliated sa akin. Ibig sabihin yan, kailangan ano eh, embrace mo yung ano, kasi ayun yung nangyayari. Pero, siyempre, kailangan sabihin mo din afterwards yung ano, yung ganong pangyayari. So, umpisa, okay yun. Pero wag mo na kagad at the very start
bablangkahin, pagagalitan. Wag, accommodate muna ng una. Pero after a while, doon muna sabihin yung ano. Kasi may nangyari, ito, may nangyari kasi sa akin, sa Marin Luzon, first time, eh, ganun kagad yung ano niya. Tuturo lang kagad daw ng ganito. Eh, hindi naman yung grupo yun, pero kasabihin mo kagad ng parang ano, eh, hindi naman maganda yun. Dapat, we only serve in humility. Pero ang nagiging ano ko kasi dito, mga partners, no? Kailangan kasi, ano ko lang eh, true ka lang sa sarili mo. Na habang ginagawa mo itong negosyo to, negosyong ito, dapat wala tayong ano eh, wala tayong sabihin dito yung masasagasaan o tawag dito. Kasi mag-reflect din sa iyo yan eh. Tapos banda muli may sinasabi sa labas. Pagkaharap mo, okay lang. Parang okay kayo, good kayo. Pero sa likod, eh, binabackfight ka na pala. Kaya dapat, bilang isang ano, lahat ng dapat nilang gawin, i-explain natin yan, sabihin natin. Ngayon, kung hindi sa sumusunod, first, second, third, that's the time na medyo lilo ka na sa kanya. Pero at the very, very start, huwag mo agad, with chicken. Kasi nga, serve in humility. Diba? Ayan ang inanat ng pinapaano sa atin ni si Hugo. So, ngayon, ito yung ano dyan, ito yung parang pagdating dyan sa services natin, pagdating sa paggawa natin ng business atomy, related sa atomy, no? Ginawa ito, eh, para meron tayong kodigo, meron tayong pamantayan, kung paano tayo gagalaw. Yan yung code of ethics ng atomy. Actually, unang-una nga dyan, no? Naka-highlight, atomy members shall keep principle-driven mindset as the leading code of conduct for their business practices. At number one yan, tapos sinahighlight pa ni CEO yan, o na, naka-highlight pa dito. Kasi nga, pag itong ginawa mo, yung number two, our member shall reject profit business mindset. Kung ang tingin lang sa'yo ng ano mo is parang, ito yung ano eh, sabi nila, yung cow philosophy. Dito mag-a-apply. Pag cow philosophy lang, ang tingin sa'yo ng ano mo, eh, mahirap, magkakaroon kasi ng ito, sabi yan, that breaks down trust between members. So dapat, yung always, yung number one, yung ating susundin. Patulad nun, nung nangyari sa member ko na yun. Kasi akala niya siguro, grupo niya yun, doon ko talaga siya pinapa-affiliate. Pero, ang nangyari, na-turn off yung downline ko na yun. Kasi nga, na-discern niya yung gustong mangyari nung ano, nung nakausap niya ano, member. No? So, okay tayo doon na, ano, ako na lang gumawa ng paraan. Pero kahit ganun pa man, kahit ako na yung lumapit, kahit beses na ako, and still, hindi pa rin ako na, baga, hindi pa rin ako na pagbigyan. Parang, hindi to hugot ha. Hindi to hugot. Kaya lang, dapat nga, meron tayong ano, meron. Kaya lang nga kasi nga, sabi ko nga, ito ay nakakasalamuha ka ng iba't ibang uri ng tao. Now, ang message ko lang na gusto kong paabot, kung sila, ginagawa nila yung ganun, dapat tayo, huwag din natin gawin yun. Kasi pag ginawa natin, eh, parang ganun na rin tayo. Parang ginaya lang natin sila. No? Pero ang una kasing dine-develop dito habang ginagawa mo itong atomic business, ikaw mismo. Ikaw talaga mismo dito yung dine-develop. Kung paano ka mauhubog. Kaya nga, pansinin mo yung mga Imperial Master, ha? Mula sa ano yan, mula sa SM hanggang maging Imperial Master yan, talagang hubog na yan. No? Develop na when it comes to character. Kasi character yan eh. Hanggang pag-upkit mo yan ng Imperial Master, na-develop talaga sa'yo yung character mo. So yan ang ano natin, ayan ang dapat nating pansinin yan. Ito, ano ko lang ah. Makakasalamuha talaga kayo ng ganitong uri ng mga tao. Pero dapat ready ka. Dapat hindi ka apektado. Dapat hindi yan yung puso mo dyan.
na laging open ka na huwag ka magdadala ng ano ng sama ng loob kasi actually hindi naman ikaw yung ano kundi siya. Siya yung ano doon, siya yung may apektado doon. So marami to yung ano yung at tumikodopet expert kung dalawa na lang no kasi ano yan eh hanggang siyam yan. Pero merong another ano kasi yan topic yan para i-himay-himay natin to. So lagpasan na natin yan. So yung atomy ba, right business for you? Right business ba itong atomy sa iyo? Kayo no, kayo makakapag-decide yan, lalo na yung mga nasa mastership na ngayon, talagang kung ito ang business na para sa iyo, talagang ituloy-tuloy lang natin. No? Tuloy-tuloy natin gawin itong negosyo na to at talagang magre-rip tayo ng ano na success pagka hindi tayo huminto. No? Eh may sinasabi nga iba, pwede daw magpahinga pero huwag kang mag-quit. Huwag kang mag-quit kasi pag nag-quit ka, eh talagang wala mangyayari. No? Meron nga ako isang downline actually. Hindi naman siya nag-quit. Kaya lang it so happened na may nangyari sa kanya. Na-stroke siya. So talagang hindi niya magalaw ang kabilang part ng katawan niya. At meron na talaga siyang difficulty para to move. Pero ang maganda kasi, bago pa man nangyari yon, nagawa na niya itong atong business na kapag establish siya ng isang center sa left niya, isang center sa right niya. Ibig sabihin, kahit ano yung naging sitwasyon niya ngayon, and still, regularly tumatanggap siya ng commission, parang pension income. No, kahit hindi na siya nag-go-work eh. At wala na nga siyang ibang ano eh. Parang okay na sa kanya yung nandun na lang siya sa ano. Although, inano ko pa rin, pwede naman yung kabilang kamay lang, kahit ang kanya na lang eh. Basta nakakapindot ka pa ng mouse sa kanya, okay pa rin yan. May business pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin. Pero ako yung dalawang center niya sa left and right, pag na-promote yan at talagang dumami yan, ibig sabihin yung pension income niya, hindi lang sa 5,000 a month. It could be a bigger than 5,000. Kasi nga, pag lumalaki yung left and right group mo, pag may napopromote sa left and right group mo, apektado ka eh. May effect yun sa taas. So again, kung kang ihinto, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang natin itong negosyo to. So yan, yeah, no? Nabasa niyo naman, no? Hindi ko na inisa-isa to. So high integrity, reliable company. So ito na yan. Ito yung kung right business sa inyo ang Atomy, don't stop. Tuloy-tuloy gawin natin to. Kung bumagal man, pero time will come. Hindi natin alam kung kailan, pero time will come. Biglang bubulusok katulad yan. Pero na kung isang downline. Nakuha ko lang siya online. So one of these days siguro kung ano, makukuha lang ko siya ng testimony para makita ninyo. Now, anong pinag-ano ko dito sa downline ito? Kasi even sa kalagayan niya, nakita niya yung opportunity. Nakita niya yung opportunity sa Atomy despite ng kanyang condition. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam kung paano siya nag-reply doon sa page ko eh. Samantalang bulag. Bulag siya pero nag-inquire doon sa page ko. Nagbigay siya ng information niya. Ay, tutuod doon siya sa system. Alam mo bang nakakadalawang parish na? Imagine that. Bulag siya pero nakita niya opportunity. How once more tayo na kumpleto. Kumpleto tayo. May kamay, may paa. At yung site natin, line of sight natin, ay talagang active. Nakikita natin itong negosyo ito. Diba? Bakit hindi natin kayang gawin? Gawin natin to, kaya mag-stop. Imagine that, bulag. Pero nakita niya yung opportunity. Oh, may gamit siyang ano eh, may gamit siyang device para, actually masipag ang magkatawag eh, parang sa kanya ako ngayon nakakaano eh, kasi more on, nag-ano pa kami ha, video call. Pero naka-off cam siya. Video call pero naka-off cam. Pero gumagawa na. Kanina, katulad kanina, bago mag-umpisa, siya yung kausap ko eh. Bago mag-umpisa ng Zoom na to, kausap ko siya. Sabi ko, mamaya na lang, after 1 hour, ilang oras na ba tayo? 1 hour,
tawagan kita. Kasi meron na naman papa-register dalawa. Imagine, bulag pero, ano eh, active continuously talagang ginagawa yung negosyo. So, ang ano ko na lang sa kanya is, i-ano ko yung sa PNB niya, kung paano makapag-open, paano ba i-open niya sa isang may kabansanan sa paningin, yun na lang muna siguro yung ano ko ngayon. Pero, na-inspire ako sa kanya kasi nga, nakikita niya yung opportunity dito sa Atomy, despite of that, yung condition niya. So, palakpakan natin yung ating mga sarili kasi tayo kumpleto. Imagine kumpleto tayo, no? Gagawin na lang natin itong negosyong to na walang ano, walang hindrance, na walang ano sa atin. Kundi tayo na lang. Tayo na lang talaga yung decision natin ng ano, it matters, yung decision talaga natin. So, ito yung ano, sabi niyan, di ba? Yung company name natin, founded June 1. Pero ang nakakita ko kasi dito noong 2021, umabot pa nga tayo ng 2.2, ibig sabihin, baka next year, hindi na tayo talaga nasa top 10, nasa top 9, 8 na tayo. Ganun yan kabilis, no? Imagine that, 16 million members, no? At yung pinapatahod ng, ano, ng Atomy, 650 over yung 23 branches na yan. 650 employees yung pinapatahod naman. Worldwide. Worldwide yan. At ang maganda rito, we have 452 products na na-shopping mall. Pero more of them nasa ano yan, sa Korea pa yan. Pero sa atin, mga more or less, nasa less than hundreds ng ating product dito. Pero eventually, siguro magkakaroon na rin yan naman. Kasi may marami na mga nakischedule na iya pa mga product sa ating shopping mall. So, yan yan. For that, magandang mga development yan. Kasi until December, marami nakalinyang product na iya. So again, ito yung ating ano no. Pinag-usapan ngayon yung company motto natin, yung cherish the spirit, create the vision, follow the faith, and serve in humility. Siguro I hope na marami din kayong natutunan sa ating lecture today. So siguro for that ayun ang muna, kung meron mang susunod ulit, Ma'am Julie, kung meron pang susunod ulit, at okay naman ako, okay lang po, welcome po para mag-lecture sa group niyo. So, sabi dyan, ito, yung huling ano ko lang, huling slide ko. Failure is not the opposite of success. It is part of success. So, kung nag-fail man tayo, kung meron man tayong na-encounter na iba't ibang tao, iba't ibang ugali, wag natin yung ano, wag natin siyang damdamin, wag natin siyang bigyan ng pahalaga yung mga failure na yan. Kasi part siya ng success natin. Sabihin na lang natin, vitamins natin yan para mag-success tayo dito sa Atomy, no? So gawin lang natin to at magkikita-kita tayo palagi. Yan ang sinasabi, see you at the top. Kaya wag mag-stop. Paano tayo magkikita-kita sa top kung mag-stop, di ba? So, see you at the top. For that, thank you very much. My name is Jose Borbe, Diamond Master from Concepcion Marikina Center. Thank you very much. Thank you so much, Sir Jose, Diamond Master Jose Borbe, sa napakaganda pong lecture for today. And talaga naman pong marami kaming natutunan. And ngayon po, binibigyan ko po ng chance yung mga Zoom attendees natin para magtanong sa ating VIP speaker. Huwag po kayong mahihiya dahil tatlo lang po yung i-allowed ko na magtanong dahil konti na lang din po yung oras natin. Kaya magtanong na po kayo sa atin. Paki-raise na lang po yung hands. Yes, Sales Master Alice Chet. Sir, good afternoon, Sir Borbe. So, nakakatuwa naman po. Salamat po sa pag-share niyo sa amin ng inyong mga successes. And ang tanong ko, sir, yung po tungkol dun sa bulag, paano po siya, sir, nakakapag, ano, sir? Meron po ba siyang mga partner na nag-a-assist sa kanya or siya mismo? Actually, ma'am,
Siya talaga yung ano eh, siya yung tumatay yung apply nila doon eh. Meron siyang device na ginagamit, yung grill, yung pinaka-pack niya lang yan eh. Naka-connect yun doon sa kanyang cellphone via Bluetooth. So, na ano niya, na nasasagot niya yung ano, yung kung ano man yung tinatanong mo sa kanya by chat, nasasagot niya, natatype niya yung ano. At ngayon, madalas nga siyang ano, madalas nga siyang tumawag din. So, tawag dito, nag-ano kang video call. Although, naka-ano siya, naka-off cam lang. Pero mahalaga doon kasi yung message, yung naririnig mo siya, naiintindihan niya yung sinasabi mo, naiintindihan niya yung sinasabi ko. Sinasabi niya, naiintindihan ko. So, communication, ano lang, gamitin natin yan, yung mga ano na yan, mga tawag dito. Yung line of communication natin, yung sa Messenger, Facebook, nananamit siya. Itong business natin talagang, actually, ano to eh, parang work from home tayo. Without ano. Ang init kasi sa labas, grabe. May kaya siguro iba ayun din ayun nang lumabas. Ano? So, ayun po, Ma'am Alice. Thank you for that. Sir, thank you. Apo, thank you, sir. Thank you so much, Sir Jose Borbe, sa pagsagot sa question ni Ma'am Alice. And sino pa po yung may question? Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Samantalahin niyo po yung pagkakataon para masagot po ng ating speaker. Yes, Sharon Rose, Master Ma'am Lizalba. Ayan, good morning po sa ating lahat. Thank you so much, Sir Diamond Master Jose Borbe, sa isa sa napakagaling na speaker po natin sa Atomy Philippines. Ano? So, ang tanong ko po, Sir, is hindi naman lahat. Kasi ako parang hindi ko naisip sa sarili ko na napanghinaan ako ng loob o kaya yung iniisip ko na mag-fail ako dito. Although marami na rin akong failures, especially during challenges, may mga failures na din akong napagdaanan. Pero I would like to know, sir, kung bilang isang leader, kung ano yung what keeps you going, hindi yung cafe arabica ha, what keeps you moving, what keeps you going, what keeps you motivated para in behalf of our 32 attendees for today na siguro may time na napanghihinaan sila ng loob. Baka maaaring makakuha sila ng technique sa'yo kung ano yung ginagawa mo tuwing nawawalan ka ng pag-asa or napanghihinaan ka ng loob or tinatamad ka or kahit anong pwedeng mag-motivate sa'yo. Parang, thank you, Ma'am Lizelle, no? Medyo parang mahirap yung tanong mo, Mama. Di ba? Kidding aside, actually, yung pagdating niya sa yung maging motivated ka para gawin yung devotion to. Actually, kung naano niyo yung experience ko before, kasi di ba, I opened my center 2019. So, 2019 ng April. So, 2020, di ba, lockdown na tayo. Wala pang 1 year, lockdown na eh. Ibig sabihin, yung investment mo doon sa pagtatayo ng center, eh parang wala pang ano kaagad. Nagsarado kaagad. Now, transfer ko muna. Ang ginawa ko, tin-transfer ko yung aking center dito sa bahay. Yung ground floor namin na dating sa Patusan, kinonvert ko na lang sa center. Yun ang ginamit ko ngayon center. So, walang upa. So, medyo nakakano ako ngayon, nakakagalaw. Walang upa. So, actually, may upa yan kay BCC. Tinesis yung upa niyan eh. So, pero 2020 'yon, 'di ba? Kung maalala niyo 2020 November ata 'yan, biglang nag-Ulysses. 'Di ba Ulysses, yung buong ground floor na lubog. So, puno ng ano talaga 'yan, pero still pag ganyan dinamdam mo at dinamdam mo 'yan, talagang apektado yung health mo diyan. Pero still, ginawa namin yung paglilinis pagano until ma-settle namin yung ano, yung malinis lang, basta kaagad yung malinis kasi tumulong yung ano eh, tumulong yung Atomy para magpadala ng mga relief eh. Dito ko na lang din ginawa yung sa center para ma-share doon sa 50 ang pamilyang apektado. Pero again, kung na-demotivate ako, siguro wala na ako ngayon dito eh.
kung yun yung mga bagay na yun ay nilagay ko sa aking puso na ako'y nasaktan at ako'y nawala na lang ano, wala na talaga ako din sa Atomy siguro ngayon. Pero still, kaya ako ginagawa siya kasi ang motivation ko nga para sa pamilya ko. Sa pamilya ko, sa asawa ko. Actually, kaya ko nga nakita itong ano dahil sa asawa ko, nag-aanap talaga ako ng magandang lunas para sa sakit ng asawa ko. Pero now, okay naman siya ngayon because yung mga ginagamit naming mga products ngayon. Kung mapupunan niya nga siguro, kung may time na para sa pag-testimony, pag-testimony. Kasi meron na rin manifestations sa kanya maganda. Yung maganda na rin yung naging effect sa kanya mga products natin. Ngayon, when it comes to network, sa mga downlines ko, sa mga, actually, hindi ko sila pinapwersa. Basta sinasabi ko sa kalila na kayo ang unang apektado kapag hindi nyo ginagawa itong atong. Kasi ako, basta ako, itutuloy ko to, yung kahit na naglalaylo yung mga yan, kahit na binibigyan mo pa ng mga motivation at laylo, talagang hindi ka naman pwedeng pumasok sa isip nila eh. Kung nasa isip nila. Basta ikaw, huwag kang papapektado doon kung anong magiging effect sa inyo yan, gumawa ka ng step para gawin yung negosyo na to, para magpalaki. Actually, recently, talagang lumalabas na rin ako para magkumuha at maghanap ng mga true contacts, no? Para maghanap ng mga ano natin, ng mga bagong member. Kasi pag gayang ito ano lang, diretsahan na lang tayo. Para ba alam niyo rin yung ano. Kasi most of them galing din sa iba't ibang networking company. So pag sinabi mong galing yan sa iba't ibang networking company, so parang medyo mahirap yung ano, may sariling nang sila. Ayaw nilang pasaklaw. So ang ginagawa ko ngayon, sige. Gawin ko lang itong negosyong to kasi ako yung unang-unang magbe-benefit kapag ginawa ko ito. So walang question doon. Ngayon nakikita nila, nagkakaroon ng result kasi nga may effect doon sa kanilang side. So pag mayroong effect yan sa isang side nila, makikita nila, nagpapa-meeting sila ngayon. Kasi gumagalaw eh, lumalaki yung isang side nila eh. Kailangan nilang pantayan yun. Kailangan nilang tapatan. Di ba? So, again, babalik at babalik yun sila. Papatawag ulit ako ng mga meetings dito. Kasi nga, kailangan, meron na silang mag face-to-face na kami dito eh. Sa center. So, yun lang. Yun lang ang ano ko, Ma'am Lizelle, no? Basta ako sa sarili ko kasi diretso lang ako. Ginagawa ko lang yung part ko. Now, kung ano man yung kumbaga parang hindi ayon sa iyong kagustuhan na ginagawa ng mga member mo, halimbawa, unang-unang apektado sila, hindi ikaw, hindi ako. Kaya tuloy lang ako sa negosyo ko at actually tinatarget ko nga ulit. Kasi yung Maharlika, isang point na lang kailangan ko, Maharlika na naman ako. Isa na lang, Maharlika na naman. So, ayun. After that, siguro, target for another higher rank. So, ayun talaga yung nag-motivate sa akin. Yung isis ko. For that, thank you very much, Ma'am Lizelle. I hope na yung ating mga member, partner. Thank you, Sir Jose. Ayan, thank you so much, Ma'am Lizelle. And thank you so much, Sir Jose, sa pagsagot sa mga katanungan. And last one po na kahabol. Para sa question and answer, ito na po yung chance nyo. Last one na lang po tayo dahil medyo nag-overtime na po tayo sa ating oras. Kaya magtanong na po kayo. Lalong-lalo na po sa mga bago. Meron pa po ba? Or wala na? Pwede nyo pong i-type dun sa chatting kung ano kayo. Medyo shy. Mukhang nahihiya ata sila, Ma'am Lizelle, Ma'am Julie. Yeah, si Ma'am Joyce.
Ayan po. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, Sir Jose. Ayan po, nakikita ko po kasi sa ating pickup center at tuwing one-day seminar, parang marami po kayong invite offline. Paano po kayo, Sir, nag-i-invite offline? Kasi sa team po namin, more on online po talaga kayo malakas mag-invite. Pero sa offline, medyo mahina po. Ayan po. Actually, ano lang eh. Kasi yung grupo, messenger lang, through messenger. Hindi ako na ano eh, hindi na ako yung para ano, para lumabas ng ano, para mag-invite. Kasi yung paglabas ko, ang tina-target ko diyan bagong member. Until maging ano yan, maging talagang ganap na ano, tsaka pa lang sila i-invite doon sa ano, sa PUC. Pero karamihan ng mga umaattend doon sa PUC through messenger lang, grupo na rin, tapos yung grupo na yan, sila na rin yung nagbabagsak ng ano, ng invitation doon sa kanilang grupo. So, more on messenger lang po yung ginagamit namin. Actually, yung ano ko nga, yung timeline ko, hindi ko pa ginagamit na ano, lati, sa Facebook. Hindi ko pa siya minamaximize yung gamit niya. So, more on messenger lang yung gamit. Okay, thank you po, sir. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you so much, Ma'am Joyce. And thank you so much, Diamond Master Jose Borbe, sa pagsagot. And sana po lahat po tayo ay maraming natutunan ngayon at na pwede nating i-apply at para maging motivated din po tayo sa ating atomy business. Ngayon naman po is ipapasa ko po muna sa ating Sharon Rose Master, Ma'am Lizal Valle, para naman po sa ating mga YouTube viewers. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. So, diretso na po ako sa mga sinabi ng ating mga YouTube viewers. Ano? So, nanonood po si Ma'am Victoria Javier. Sabi niya, make a dream board and make an action. Write our goals in our life scenario booklet. Yun po yung sinabi niya. So, we are now on the top 10 globally and goal ni CEO is maging top 1 po tayo. Ano po, yun po yung kanyang CEO. And na banggit po ni Sir Jose kanina, no, yung mga products po natin talaga is hindi sila nagtataas ng price ganon. Pero yung kahapon dun sa Auto Sales Master Seminar, merong bad news na yung food, lahat po nagtaasan na kasi dito yung food. Kaso nga lang, tayo na lang yung huling nagtaas na parang no choice na kundi kailangan magtaas dahil yung mga ingredients niya is nagtaasan na din sila. So, kung hindi itataas ng konti ng Atomy, yung mga raw ingredients kasi is kaya bumili na kayo ngayon habang hindi pa nagtaas kasi I don't know kung itataas din sa overseas. Example of which is ramen, cafe arabica, yung chili paste, basta more on food po yung nagtaas. Kaya sabi ko, bibili na ako ngayon kasi June daw po magtataas. So, May, bibili yung ano, yung isda. Yung isda na ano, lahat, halos lahat po ng food kasi eh, wait lang, sabihin ko na rin po sa inyo lahat para bumili na kayo ng stock nyo kasi para maano, pero for sure baka meron din tayong, kung nagtaas man konti, hindi siya tataas ng malaking beses, magtataas siya ng konti, pero baka tataasan din yung PB, I'm not sure about that, babalitaan ko kayo sa susunod. Ito po yung mga magtataas, Medicook, konti pati set, ngayon bumili na kayo kung wala pa kayo, battery AA at AAA, and then Atomy mild cotton, hindi nyo naman gaano ginagawa, pati yung ating stainless scrubber po magtataas, yung ating, sa June yan lahat, yung gloves, ayan, tayo na ang naunang nakaalam ng napag-usapan namin kahapon or napanood, cafe arabica, 50 stock, at 50 sticks and 200 sticks, niyok or seaweed, kare or curry, and then pati yung favorite kong kastanyas, and then chili paste, pati yung ano to, yung bawang na, yung juice na bawang, and then ham tataas na rin, and then yung isda. So yan, kapag ano, bumili na kayo, lalong-lalo na yung Medicook, naku, tataas yan. Ewan ko lang kung tataasan sa overseas, pero dito daw sa Korea is tataasan na siya. Okay, so mahira, eto, di ba maraming nagsasabi po talaga, sinabi rin kanina ni Sir Jose na mahirap na ano, di ba, naglalaylo yung mga tao, tapos para ang tagal nilang bumalik, ganun. Actually po talagang mahirap bumalik pag matagal kang nagpahinga sa paggawa ng Atomy. Tama naman po yung sinasabi nilang bawal ay pwedeng magpahinga pero hindi pwedeng mag-quit. Pero
pwede bang huwag ka namang magpahinga ng isang linggo? Kasi pagka isang linggo yan na ang habit po kasi nade-develop yan within 1 week agad mong ano yan eh. Kung habit mong hindi na mag-attend ng seminar, within 1 week nagawa mo yan, automatically ang hirap mong bumalik. Pero congratulations sa mga bumabalik na nakaya nila, magpahinga sila ng 1 month tapos bumalik sila ulit. Congratulations. Huwag nyo nang ulitin na babalik kayo after 2 months dahil ang hirap pong bumalik. Mahirap pong bumalik. Kaya ako, I make sure na talagang hindi ako nagpapahinga ng matagal. Minsan, hindi nga pahinga yun. Like for example, kahapon, medyo nagpahinga ako kasi nandun ako sa offline. Medyo nagpahinga ako sa messenger. Pero nandun ako sa offline kasi ganun. Kumbaga, dapat ano, hindi natin patagalin yung pagpapahinga kasi mahirap po eh. Katulad ng ano, pag bumagsak ka sa, halimbawa, medyo nadapa ka, meron kang mga setbacks, ganun. Ang hirap bumangon kung hindi mo tulungan yung sarili mo. Lagi ko nga sinasabi, we are not always motivated but we need discipline. Yun yung importante na dapat isipin mo, bakit nga ba ako nandito? Dahil pala sa pamilya ko, gusto ko magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganun. So paano kapag tinabad ka ng 1 week, na-delay ng 1 week yung pagkakaroon mo ng gusto, di ba? So ayan po, and then, sabi ni Ma'am Victoria again, ang ganda ng motto ni Atomy na explain mabuti ni Diamond Master Jose. Thank you so much and have a blessed day. Yung business side at experience ni Sir na na-share niya din para ma-encourage tayo at ma-motivate kapag tayo ay nawalan ng pag-asa, magpatuloy sa Atomy business. Totoo naman yan. Bahala kayo dyan kung magtigil kayo. Basta ako, hindi ako titigil. So, para sa inyo, kung kasalanan nyo yan kung tumigil kayo. Sa ano yun eh, apektado yung business nyo, hindi apektado yung business ko. At the end of the day, there are lot of fish in the ocean. Kahit wala kayo, I will still go. I will still continue and I will still build new leaders under me. Madali na lang pong mag-build ngayon. We are online, offline. Madali na lang po. So, ganun lang yung buhay. Hindi natin kailangan, ay, nawala na si ganito, hindi ko na siya nakikita. Ako rin, maglaylo na rin ako. Hindi ikaw ang talo, di ba? So, ayun po, keep on fighting, keep on moving, keep on making steps, even small steps, basta towards your goal, wala pong magiging problema dyan. Thank you so much again, Sir Borbe, and see you at the top. Back to you, Ma'am Jillian Valier. Yan. Thank you so much, Ma'am Lizelle, sa pagbabasa po ng ating mga Facebook viewers. And thank you again, Sir Diamond Master Jose Borbe, sa pagpa-unlock ng invitation po namin sa inyo. At sana po ay hindi kayo magsawa. No? And ngayon, mag-proceed na po tayo sa ating center announcement. Para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Atomy Ariel Marikina Adja Center, mag-subscribe na po kayo at click ang notification bell para lagi po kayong updated tuwing live na po ang ating YouTube channel. Nakaside din po dyan yung ating mga morning meeting and other seminar, kaya pwede nyo pong i-review para matulong po sa inyong Atomy business. And bukas po para sa ating global morning meeting member testimony, ang speaker po natin ay si Ma'am Liberty Pataxil and Ma'am Donna May Victoriano. Zoom lang po ito, kaya pumasok po tayong lahat sa Zoom. And para sa mga may mga telepono na po, i-check niyo po ang lineage niyo dahil malapit na po yung withdrawal date, June 7. Kapag hindi nabilhan yung mga may telepono or hindi sila bumili, sila ay ma-auto-withdrawn. Kaya i-remind po natin sila na bumili until bago po yung June 7 para po hindi sila ma-auto-withdrawn. Kasi sayang naman kung ma-auto-withdrawn po sila tapos may mastership na or marami na pong points sa account nila, masasayang po lahat yun. And kung meron pa po kayong ibang concern, nandito yung ating Globe Smart telephone number and we are open for online ordering assistance and delivery ng inyong mga products. Kung gusto niyo rin pong mag-visit sa ating center para sa inyong mga partners or dito kayo mag-meeting, pwedeng-pwede rin po. Ang office hours po natin, Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Sunday, 1 p.m. to 5 p.m. for pick-up of deliveries after po ng ating morning meeting. Diyan po nagtatapos ang ating announcement and ngayon mag-e-end po tayo by reciting our company motto. Paki-open po lahat ng mga naka-close cam and paki-unmute ang inyong mga mic. Ready position, please! Yep. Company motto, go! Thank you, everyone.